Shout out tayong mga idol sa ating mga member. Lubos-lubos akong nagpapasalamat sa mga ito dahil sa ilang buwan na pagsusuporta sa ating mga channel. Ilang buwan na hindi nagsasawa sa pagmamahal at pagbibigay ng kaunting tulong buwan-buwan. Sisimulan ko sa mga pinakamatagal at sa mga bago. Shout out kay Idol Marvin Maliberan na nagiging member ko sa tatlong mga channel at laging nagsusuporta sa akin kay Ate Bing Batingber, Miss Miami Laurel, Ava at Tinder, sa aking mga kasamahang guro, kay Sir Jovanix, kay Blind Green Family TV. Shout out din sa mga bagong member natin kay Queen Jason Jason, Idol Rick Quijano, at maraming salamat Idol Sweet Joy sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community. Kay Idol Amadio Flores, maraming salamat Idol. Kay Emilene Binolirao, sa lahat ng mga nagmamahal at nag-antabay sa ating mga upload, mabuhay po kayo mga Idol. Sa isang liblib na lugar ng Barrio Segundo, kilalang kilala ang albularyo na si Tatay Simeon. Lahat na nakatira sa lugar, kung may problema ang mga ito tungkol sa mga engkanto, ligaw na kaluluwa o mga masasamang espiritu, si Tatay Simeon ang agad na hinga nila ng tulong. Ilang beses na din na nakalaban ng mga aswang ang albularyo pati na sa mga barangan. Isang araw doon sa lugar ng Barrio Segundo, may bagong lipat na pamilya. Ang pangalan ng mga ito ay sina Armando at Leticia. Kamag-anak ito ng isa sa kanilang kapitbahay. Nagtayo ito ng kubo doon sa dulo ng mga palayan. Walang ibang nakatira doon dahil sobrang liblib na ito at may mga napapabalitang inatake ng mga mababangis na hayop doon sa kasukalan ng kakahuyan. Kaya ang karamihan nakatira ang mga ito sa malawak na lugar sa Patag. Mula nang dumating ang mag-asawa na sina Armando at Leticia, may mga kakatwang nangyari na sa buong lugar. Minsan may mga nawawalang hayop na tulad ng kambing, manok at pati mga aso. Kaya ang ilan sa kanila naghihinala na ng mga aswang ang may kagagawan. Hanggang sa isang araw, ang isa sa kanilang kapitbahay na si Picto, inatake ito nang hindi pa nakilalang nilalang. Galing ito sa inuman. Napasarap ito sa inuman, kaya napagabi ito sa pag-uwi. Habang binabaybay nito ang kahabaan ng palayan, biglang may isang nilalang ang mabilis na lumipad at sumugod sa kanya. Nakipagbuno si Picto sa nilalang hanggang sa nagsusumigaw na ito nang kagatin ang kanyang braso sa balikat at liig. Buti na lang sa pagkakataong yun, may mga nangunguha ng isda at alimasag sa may sapa. Kaya narinig nila ang sigaw nitong si Picto. Agad na pinuntahan ng mga ito ang palayan at nakita nila ang aswang na kinubawan pa itong si Picto. Agad na tinulungan nila ito. Pinagtataga nila ang aswang. Pero agad itong tumalon at mabilis nang lumipad papalayo. Dinala nila agad si Picto kay Tatay Simeon. Ang bahay naman ng albularyo, nakatayo ito malapit sa sapa. Dalawa lamang ang bahay na nakatayo dito sa lugar malapit sa sapa. Ang bahay ng albularyo at ang bahay ng pinsa na si Ropo. Nang makita ito ng matandang albularyo, sabi agad ito, "Nako, inatake ito ng mga aswang. Saan nyo ito nakita?" "Doon sa may palayan, Tatay Simeon. Buti na lang narinig namin ang sigaw ni Picto."
Sige. Ako na ang bahala kay Picto. Ang pag-uusap ng mga ito. Maraming sugat itong si Picto. Kaya nawala na ito ng malay. Ginamot naman agad ito ni Tatay Simeon. At pagkatapos, pinagpahinga na muna. Kinabukasan, pinauwi na ito ni Tatay Simeon. Takot na ang lahat na nakatira sa lugar ng Barrio Segundo. Simula nang atakihin ng aswang itong si Picto. Takot nang lumabas ng bahay ang mga ito, lalo na tuwing gabi. At patuloy pa rin ang pamimistin ng mga aswang sa mga alagang hayop ng mga taong nakatira doon. At kung may lalabas naman ng bahay kapag gabi, aatakihin naman ito ng mga aswang. Kaya kinahapunan, pinuntahan ni Tatay Simeon ang kabahayan doon sa unahan ng kanyang bahay para kausapin ang kamag-anak ng bagong lipat sa kanilang lugar. Iba kasi ang hinala ni Tatay Simeon. Simula nang dumating ang mga ito, nagkagulo na sa kanilang lugar. At ang dalawang taong inatake ng mga aswang, kalimitan na nangyayari ito sa may palayan. Habang nag-uusap sila ng kamag-anak ng dalawang bagong lipat, nagtatanong itong si Tatay Simeon kung saan galing ang mga ito. Sabi ng kamag-anak ng mga ito na galing ang dalawa sa lugar ng Samar. Malayong kamag-anak na nila ito, kaya wala silang kaalam-alam sa tunay na pagkatao ng dalawa at hindi sila malapit. Ang plano naman nitong si Tatay Simeon, susubukan itong puntahan ang dulo ng palayan kung saan nandoon ang bahay nila ni Armando at Leticia. Kinagabihan, alas 8 pa lamang ng gabi, naglalakad na si Tatay Simeon papunta doon sa may palayan. Dala na ang kanyang mga kagamitan. Ang plano lamang ng albularyo, manmanan niya ang kubo ng dalawang bagong lipat sa kanilang lugar. Pero papalapit pa lamang si Tatay Simeon sa dulo ng palayan. Agad na naramdaman niya ang pwersa ng mga aswang. Bukod pa sa naamoy na niya ang napakasangsang na baho ng mga ito. At may narinig na din siyang mahihinang angil sa paligid. Humanda na si Tatay Simeon. Mukhang nasa paligid na ang mga aswang. At mukhang punterya siya ng mga ito. Sige, susubukan natin ngayon ang lakas ninyo, mga demonyo. Ang bulong-bulong ni Tatay Simeon, patuloy lang siya sa paglalakad at nakahanda na ang kanyang itak na gawa sa tanso. At ilang sandali, sabi ng albularyo, nang maramdaman na parang papalapit na sa kanya ang mga aswang, "Lumabas na kayo sa pinagtataguan ninyo, o baka naman takot kayo sa akin." Ilang sandali pa, tumigil na sa paglalakad si Tatay Simeon dahil may nakita na siyang isang bulto ng tao sa may tabi ng puno ng niyog. Malapit lang din ito sa puno ng kahoy at mga sagingan. Kaya hindi niya klaro ang hitsura nito. Pero alam niya na ito na ang namimisti sa kanilang lugar. Inihanda na niya ang hawak na itak. Sabi pa uli ni Tatay Simeon, "Magpakilala ka." At ilang sandali, nagsalita na ang nilalang, "Ang lakas naman ng loob mo na pumunta dito sa lugar sa gitna ng kadiliman." At umaangil na ito habang papalapit sa kanya. At kita na ni Tatay Simeon ang napakapangit at napakabagsik na hitsura nito. Kaya bago ito makalapit, agad na
Nag-usal ang matanda ng orasyon at pagkatapos, tinaga niya ang aswang. Pero bigla itong umigpaw paitas, kaya hindi niya ito natamaan. Bumagsak ito sa kanyang likuran at bigla siyang kinubawan. Pagkatapos, hinawakan ang matanda sa magkabilang balikat at akmang kakagati na sana ang kanyang leeg. Grabe ang lakas ng aswang na pati si Tatay Simeon hindi na makakilos. Agad na dinukot ng albularyo ang dalang asin na may halong kalamansi sa kanyang bulsa at isinaboy niya ito sa aswang. Agad na napapatras at napasigaw ito. Umikot kaagad si Tatay Simeon at pinagtataga na ang nilalang. Ngunit may isa pa palang nilalang ang umaatake galing sa kanyang likuran. Hinila na si Tatay Simeon ng isa pang aswang papunta sa sagingan. Malakas din ang isang ito at nang makarating na sila doon sa sagingan, tumalo na din ang isa at kinubawan na ang matanda. Agad na naramdaman niya ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang tiyan. Napaigik ang albularyo. Mukhang nagkamali yata siya ng pag-akala sa mga aswang na ito. Dahil mas malakas ang uri ng mga ito kaysa kanyang inakala. Ang dila naman ng isang nilalang sa kanyang likuran, agad na pumulupot ito sa kanyang liig. Kaya gumawa na siya ng mga malalakas na uri ng orasyon. Ang ikinagulat naman ni Tatay Simeon, sinasabayan din siya ng pag-orasyon ng dalawa. Wala nang ibang paraan. Pinilit niyang hugutin ang sinturon ni Ezekiel na suot niya. Ramdam pa rin niya ang pagbaon ng mga kuko ng aswang sa kanyang tiyan at pati na sa kanyang dibdib. At humigpit pa ang dila ng isa sa kanyang liig. Unti-unting nauupos na ang kanyang hininga. At nang matagumpay na mahugot ni Tatay Simeon ang sinturon, may isinigaw ang matanda na tatlong banyagang salita. Pagkatapos, inihampas nito agad ang sinturon sa aswang na nasa kanyang harapan. Agad na napasigaw ito at napatalon paatras papunta sa sagingan. Nang makawala na ang isa pa niyang kamay, hinawakan nito agad ang dila na nasa kanyang likuran at hinila niya ito. Pagkatapos, pinulot ang nabitiwan na itak at tinagpas ang dila ng aswang. Sunod-sunod na ang kanyang ginawang pagtagpas sa aswang gamit ang kanyang itak at sinturon hanggang sa nagsusumigaw na ito dahil sa sakit at hanggang hindi na ito gumagalaw. Ang isa pang aswang tuluyan na itong lumayo. Maraming dugo na din ang lumabas sa kanyang sugat, kaya nagpasyang umuwi na din ang albularyo. Napatay na niya ang isa sa mga ito at pagdating ng kanyang kubo, agad na ginamot ang kanyang sugat. Pagkatapos, pinuntahan agad ang pinsan na si Rupo at sinabi ang labanan nila sa mga aswang. Kaya agad na tumawag ang mga ito ng mga kalalakihan sa kanilang mga kapitbahay at pinuntahan ang dulo ng palayan. Wala na silang naabutan doon. Wala na din ang bangkay ng aswang na napatay ni Tatay Simeon. At nang tingnan nila ang kubo ng bagong lipat sa kanilang lugar, wala na din ang mga ito doon. Walang tao sa loob ng kubo at wala na din ang kanilang mga gamit. Tanging isang maliit na banga ang naiwan ng mga ito na may laman na langis at umaalingasaw din ang baho sa paligid. Dito nila napagtanto na ang mga aswang
na umatake sa kanilang lugar ay ang bagong lipat na mag-asawa galing ng Samar na sina Armando at Leticia. Ang buong akala ni Tatay Simeon na tuluyan nang umalis ang aswang na si Armando sa kanilang lugar dahil sa pagkapatay niya sa asawa nito na si Leticia. Pero nagkamali ang albularyo dahil nagtago lamang ito sa mga kasukalan at sa mga kakahuyan. Sobrang nagtangis ang aswang sa pagkamatay ng kanyang asawa at nagplano na ito ng paghiganti kay Tatay Simeon. Hindi ito makakapayag na hindi maipaghiganti ang kamatayan ng kanyang asawa sa kamay ng malakas na albularyo. Sa buong buhay nila, ilang beses na din na nakakalaban sila ng albularyo, pati mga antinggiro. Pero lahat na ito ay natalo nila. Pero ngayon, kakaiba ang lakas ng albularyo na ito, na kahit na matanda na, may kakaiba pang lakas ang katawan. Gumawa ito ng maliit na kubo doon sa kakahuyan. Habang doon sa patag, panatag na ang kalooban ng mga taong nakatira sa Barangay Segundo dahil ang buong akala din nila na wala na ang mga aswang. Pero hating gabi, sa bahay ni Tatay Simeon, napabangon bigla ang matanda nang may marinig na parang angil ng aswang at naramdaman niya agad ang kakaibang pwersa ng kadiliman. Dahan-dahan na sumilip ito sa labas ng bahay. Sinipat-sipat ang buong paligid. Pero wala siyang nakikita na anumang nilalang. Kaya bumalik siya sa kanyang higaan at nanatiling nakiramdam. Ilang sandali pang lumipas, muling narinig ng matanda ang angil at sa pagkakataong yun, nasa bubong na ito ng kanyang bahay. Kaya kumpirmado na aswang nga ang nasa paligid at sa isip niya, maaring ito ang isa sa kanyang nakalabang aswang doon sa may palayan. Kinuha agad ni Tatay Simeon ang sinturon ni Ezekiel at kumuha na din ito ng ilang asin na may halong kalamansi. Kung gusto ng aswang na ito na makipaglaban sa kanyang muli, pagbibigyan ito ng albularyo at tuluyan ng patayin. Lumabas ang albularyo doon sa pintuan ng kusina ng kanyang bahay. Pagkalabas niya, muling naramdaman niya ang malakas na pwersa ng kadiliman. May mga isinaboy agad siya na asin sa paligid. At pagkatapos, nag-uusal na din ang albularyo ng orasyon. Sabi niya agad, "Kilala na kita kung sino ka. Napatay ko na ang asawa mo na si Leticia. Ngayon, Armando, isusunod na kita. Lumabas ka na sa pinagtataguan mo at harapin mo ako." Mahihinang angin lamang ang narinig ng matanda hanggang sa may nakita na itong bulto ng nilalang ang dahan-dahan na naglalakad papunta sa kanya. Ito na ang aswang. Kaya agad na humanda si Tatay Simeon. Pero ilang sandali, nawalang bigla ito sa kanyang harapan at bigla na lang na may humaltak sa kanya. Sa sobrang bilis nito, hindi na niya nagawang makawala. Kinakalagkad na siya ng aswang papunta doon sa may puno ng kahoy ng mangga. Ang ipinagtataka ng albularyo kung bakit hindi umubra ang mga asin na isinabo niya sa paligid. Walang ano-anong tinapakan lang ito ng aswang. Hanggang sa makarating na sila sa ilalim ng punong mangga, nabitiwa na
ni Tatay Simeon ang hawak niyang sinturon. Kaya nag-iisip na ito ng paraan kung paano siya makawala sa napakalakas na aswang na ito. Ginamit na niya ang lahat ng mga malalakas na kaalaman sa orasyon. Dito na lumuwag ang pagkakahawak ng aswang sa kanya. May kinuha agad ito na isang tila na kulay pula na may mga nakasulat na salitang Latin. Pagkatapos nang makahulagpos na siya sa pagkakahawak ng aswang, agad niyang itinapal ang tila sa noo ng kalaban habang nagsisigaw na siya ng mga banyagang salita. Dito bumulagta ang aswang at rinig ng albularyo ang angil nito at pagtangis na parang sobrang nasasaktan. Mabilis na kinuha niya ang sinturo na nabitiwan. Pero hindi pa ito naabot ni Tatay Simeon at napulot. Nagulat na lang siya nang may pumulupot sa kanyang liig na isang dila galing sa aswang at mabilis siyang hinila. Natumba ang albularyo sa lakas ng pwersa ng pagkahila at dito na siya nagawang kubawan ng aswang at pinagkakalmot sa iba't ibang parte ng katawan ng albularyo. Pero hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Pilit na pinulot ng albularyo ang nabitiwang tila at ang sinturon. Pero lalong humigpit pa ang pagkakasakal ng dila sa kanyang liig. Dito na nagdilim ang lahat kay Tatay Simeon. Pero bago siya nawalan ng malay, nagawa niyang mapulot ang sinturon at gamit ang nalalabing lakas, inihampas niya ito sa aswang. Nang tamaan ito sa dibdib, napatalon ito palayo habang humihiyaw. At ilang sandali pa, may nakitang ilaw si Tatay Simeon na papalapit. "Simeon! Simeon!" ang tawag ng kanyang pinsan na si Ropo kasama ang dalawang anak. Hindi makapagsalita ang albularyo dahil naghabol pa ito ng hininga. Ang buong akala niya, patay na nga siya sa pagkakataong yun. Marami din siyang sugat sa buong katawan. Habang ang aswang na si Armando, tuluyan na muna itong lumayo nang makita ang tatlong katao na paparating na may dalang sulok. Ito ay sina Rufo at ang dalawang anak. Narinig kasi ng mga ito ang angil ng aswang at ang mga kaluskos at ingay doon sa manggahan. Kaya pinuntahan nila ang bahay ni Tatay Simeon. Habang itong si Armando, ramdam niya ang sakit ng sugat galing sa hampas ng sinturon ng matanda. Hindi niya talaga magawa ng paraan para maharang niya ang armas na ito. Sadyang malakas talaga ang gamit na sinturon ng albularyo. Pero malapit na sana niyang mapatay ang albularyong ito kung hindi lang dumating ang grupo ng mga kalalakihan, mga pakialamiro. Ang nasa isip ngayon ni Armando, patayin niya ang mga pakialamirong ito mamayang gabi. Muli siyang babalik doon sa lugar. Habang si Tatay Simeon nang makabawi na ito ng lakas, sumigaw na ito at tinawag ang pinsan. Kaya mabilis na pinunta nila ni Rufo ang unahan ng manggahan at naabutan nila doon ang sugatan na si Tatay Simeon. Tinulungan nila agad ito na makauwi doon sa kubo. "Ano ba ang nangyari, Simeon?" ang tanong agad nitong si Rufo. "Inatake ako ng aswang, Rufo. Narito pa siya sa Barangay Segundo. Malakas ang aswang na ito. Sobrang nahirapan ako sa kanya. Muntik pa akong mapatay." Kaya nagtataka din itong si Rufo dahil kilala niya itong si Tatay Simeon bilang isang malakas na albularyo. Ilang aswang na din ang natalo nito
at ilang barangan. Kung ganun, napakalakas talaga ng aswang na umatake sa matanda. Ang hinala ko, Rufo, ang asawa yon nang napatay ko na si Leticia. Si Armando ang isang yon. Nang makapasok na sila ng kubo, pinauwi ni Rufo ang kanyang dalawang anak at sinamahan si Tatay Simeon hanggang umaga. Nagamot na din ng matanda ang mga sugat nito. Ang nasa isip ngayon ni Tatay Simeon ang makaganti sa aswang at tuluyan na itong patayin. Ngayong araw, may gagawin siyang paghanda. Kailangan niya ng dagdag na gamit sa labanan nila ng aswang na si Armando. Ilang sandaling lumipas, inihanda na niya ang lahat na kagamitan. Pupunta siya sa bukid ng sanay. May kukunin lang siya na isang mahalagang gamit at magagamit niya ito laban sa aswang na si Armando. May baon din ang albularyo. Baka kasi gagabihin siya sa pag-uwi. Hindi madali ang kanyang pakay dahil sa maraming mga engkanto ang mga nakatira doon sa bukid ng sanay kung saan naroroon ang isang mahiwagang balaraw. Ang balaraw na ito, nagamit na ito minsan ni Tatay Simeon nang makalaban niya ang isang malakas na barangan. Ang balaraw na ito ang kanyang ginamit sa pagpatay sa barangan. Ilang sandali, nagsimula na siyang maglalakad paakyat ng bundok at sinusuot na ang malalagong kakahuyan hanggang sa makapasok na siya ng pusod ng gubat. Nagsimula na siyang mag-usal ng mga orasyon na pambakod hanggang sa lumipas pa ang isang oras. Narating na ni Tatay Simeon ang gubat ng sanay at kasalukuyang hinahanap na niya ang batis. Ilang taon na din kasi na hindi siya nakapunta sa lugar na ito at mas lalong lumago pa ang mga punong kahoy sa lugar. Pero makalipas ang ilang sandali, nasipat na ng matanda ang batis at ang talon doon sa unahan. Sa tabi ng talon, may isang paikot na maliit na lawa at sa dulo nito, nandoon ang batis na napapalibutan ng mga magagandang halaman. Dahan-dahan na lumapit doon ang albularyo habang nakahanda na. Ilang hakbang, agad na may nasipat siyang tatlong nilalang ang naliligo sa batis. Ito na, nagpakita na ang mga engkantong nagbabantay sa balaraw. Tatlong magagandang dilag ang nakita ni Tatay Simeon. Pero alam niyang hindi lang mga engkantong ito ang manggagabala sa kanya. May iba pa. At nang tuluyang makalapit sa batis ang albularyo, biglang may mga dahon ang inihip ng hangin at papunta ang mga ito sa kanya. Mabilis na kinuha niya ang isang medalyon at pinakain agad ito ng dasal. Saka umihip siya at bumulong-bulong sa hangin. Alam niyang hindi mga ordinaryong dahon ang papunta sa kanya. At pagkatapos, nakita niyang lumihis ng daan ang mga dahon at tuluyan itong bumagsak sa lupa. May nakita pang isang maliit na nilalang ang matanda na tumatalon-talon sa itaas ng puno ng kahoy habang nakatitig ito sa kanya. Inihipan niya ang dulo ng kanyang daliri at pagkatapos itinuro ang nilalang na nasa itaas ng kahoy. Agad itong napatalon palayo at naglaho. Pagkatapos, unti-unti pang lumapit si Tatay Simeon sa mga nilalang na naliligo sa batis. At nang akmang
Tatapak na siya sa tubig. Agad na tumayo ang mga ito at humarap sa kanya. Kita ng matanda ang hubot-hubad na mga katawan ng tatlong dilag. Pero sabi ni Tatay Simeon, marahil ay kilala na ninyo ako. Muli kong gagamitin ang balaraw at tulad noong una, ibabalik ko ito agad sa loob ng 24 oras. Pero nanatiling tahimik ang tatlong dilag habang nakangiti at nakatitig sa kanya. Kaya sabi uli ni Tatay Simeon, huwag niyo na akong linlangin at ipakita niyo na ang tunay ninyong anyo. Nang makita ng albularyo na hindi tuminag ang mga ito, may kinuha ng pulbo ang matanda at akmang isasaboy sana sa tubig. Pero biglang nagsigawan ang tatlong babae at mabilis nang nagpalit ang mga ito ng anyo. Sobrang papangit ng mga mukha at may mga balabal na kulay itim ang mga ito. At pagkatapos, singbilis ng hangin na umibis ang mga ito papunta sa kanya. At bago nakahuma si Tatay Simeon, nakasakal na sa kanya ang isang nilalang at sobrang lapit na ng mukha nito sa kanyang mukha. Nang sumigaw ito ng napakalakas, parang nagdilim ang lahat kay Tatay Simeon. Parang mawawala na siya ng ulirat. May isang buto ang mabilis na isinubo ng matanda sabay bigkas ng tatlong banyagang salita. Matapos na gawin yon ni Tatay Simeon, agad na nakahulag po siya sa pagkakahawak ng nilalang. Dinakma niya isa-isa ang mga ito. Nahuli niya agad ang dalawa habang ang isa sobrang bilis na nagiging tila ito na kulay itim at inilipad ng hangin palayo. Pero maagap si Tatay Simeon, agad niyang naabutan ito at hinuli sabay sambit ng orasyon. Ngayon, hawak na ni Tatay Simeon ang tatlong engkanto na nagiging maliit na tila na kulay itim. At ito ang gagamitin niya para mahawakan ang balaraw na nakatarak sa bato na nasa ilalim ng batis. Ilang sandali, mabilis nang naglalakad itong si Tatay Simeon at agad na sinipat ang balaraw na nasa ilalim ng tubig. Nakatarak ito sa isang bato. Nang makita ng matanda ang balaraw, agad na binunot niya ito habang nag-usal ng orasyon. Habang sa kabilang banda, buong araw na nakaluhod itong si Armando, hawak ang isang kabibe. Naghahanda na din ito para mamayang gabi. May mga iniusal-usal ang aswang para mapalakas pa ang kanyang kakayahan at kaya na niyang tanggapin ang hagupit ng sinturon ng albularyo. Kapag nagkaharap muli sila, nagpahid na din ito ng mga langis sa buong katawan. Ang plano ni Armando, bigyan ng leksyon ang kapitbahay ni Tatay Simeon na si Rufo at ang buong pamilya nito. Pakialamiro kasi ito. Pero dapat niyang mag-iingat dahil kahit na may mga sugat ang albularyo, baka muling bumalik agad ang lakas nito mamayang gabi at matulungan pa ang kanilang kapitbahay. Wala na ang kanyang asawa na si Leticia. Pinatay ito ni Tatay Simeon. Kaya ang gusto ni Armando, patayin muna ang albularyo bago ito babalik ng Samar. Si Tatay Simeon, dala na nito ang balaraw at pababa na ng gubat. Hawak at dala-dala niya
ang balaro na gagamitin niya sa pagpatay sa aswang na si Armando. Habang ang mga tila na ginamit niya kanina, ang mga nahuling mga engkanto, inilagay niya ang mga ito sa gilid ng batis. Alam niyang muling babalik ang mga ito sa anyo sa pagiging engkantong katawan. Nang palabas na ng gubat ang matanda, madilim na ang kapaligiran. Sa tingin ng albularyo, nasa 2 hanggang 3 oras lamang ang kanyang inilagi doon sa loob ng gubat ng sanay. Pero hindi niya namalayan ang mabilis na pag-ikot ng oras sa loob ng gubat. Kaya alam niyang gagabihin siya sa pag-uwi dahil ang oras ng mga engkanto ay iba sa oras ng mundo ng mga tao. 6 na ng gabi at nang makarating siya sa kanyang bahay, agad na inihanda ng matanda ang lahat na kagamitan. Sa pagkakataong yun, sinamahan na siya ni Rufo. Baka kasi muling bumalik ang aswang ngayong gabi. Kahit na sabi ni Tatay Simeon na okay lang siya, kaya na niya ang aswang. Naisahan lang siya kagabi, kaya nagawa nitong masugatan siya at muntikan pang mapatay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito maulit pa. Nagpupunit pa rin itong si Rupo na samahan siya, kaya walang nagawa si Tatay Simeon. Sa gabing yon, kasalukuyang umaaligid na din sa bahay nila ni Rufo ang aswang na si Armando. 9:00 pa lamang ng gabi, nandoon na ito doon sa lugar. Amoy agad nitong si Armando ang baho ng mga taong nasa loob. Ilang sandali pa, umigpaw na ito at dumapo doon sa may itaas ng puno ng kahoy at nag-anyo itong isang malaking ibon. Sinipat-sipat nito ang bahay nila nito. At ilang sandali pa, nang matiyak nitong natutulog na ang lahat na nasa loob ng bahay, tumalon na ito sa bubungan. Pero sanay at malakas itong si Armando, kaya wala itong nilikha na anumang ingay. Habang ang mga taong nasa loob ng bahay, walang kamalay-malay ang mga ito sa paparating na panganib. Mahimbing na natutulog ang 2 anak na lalaki ni Rufo sa isang kwarto. At sa kabilang kwarto naman, ang asawa nito at ang 2 pang anak na babae. Nang matuklap ni Armando ang bubong ng bahay, kita niya agad ang 3 nakahigang babae doon sa kwarto. Tumutulo na ang kanyang laway sa sabik. Parang gustong-gusto na niyang dambahin ang mga ito. Sa kabilang bahay naman, napabalikwas itong si Tatay Simeon dahil ramdam niya sa paligid ang kakaibang dapyo ng pwersa at hangin. Sabi niya kay Rufo, "Rufo, dito ka lang. Tipin ko lang muna ang labas. Parang may hindi tama." Alam na ni Tatay Simeon na babalik ang aswang. Pero ang kanyang ipinagtataka, bakit parang malayo sa kanila ang pwersa nito? Kanina pa niya naramdaman ang aswang at hinihintay niya na lumapit ito sa kanilang kinaroroonan. Pero wala. Kaya sinilip niya ang buong paligid. Wala siyang nakitang anumang nilalang. Kaya nagpa siyang lumabas na ang matanda. Dala niya ang isang maliit na librita, ang sinturon at ang balaraw. Doon pa rin ito dumaan sa likod na pintuan ng kanyang bahay. Pagkatapos, nag-uusal na ito ng mga orasyon. Mga orasyon na pampalinaw at pambakod. Hanggang sa nasipatan niya ang isang nilalang doon sa unahan.
Kaya agad na tumakbo ang albularyo punta sa kabilang bahay. Doon, sa bahay nila ni Rufo. Hindi pa niya masyadong klaro. Pero sa tingin ni Tatay Simeon, bulto ng tao talaga ang kanyang nakita doon sa bubong ng bahay nila ni Rufo. Inihanda na niya ang mga kagamitan. Nang makalapit siya sa bahay, agad na tinawag nito ang asawa ng kanyang pinsan. Ame, ame. At ilang sandali, bumukas ang pinto. Sabi agad ni Tatay Simeon, ame, gisingin mo ang lahat ng mga anak ninyo at lumipat na muna kayo sa aking bahay. May mga umaligid na aswang. Pagkatapos, mabilis nilang dinala ang mga bata doon sa bahay ni Tatay Simeon. Nagulat pa nga itong si Rufo. Bakit Simeon? May aswang doon sa inyong bahay, Rufo. Dito na lang muna kayo. Huwag na huwag kayong lumabas. Haharapin ko ang aswang na si Armando. Habang doon sa puno ng mangga, galit na galit itong si Armando. Habang nanonood sa paglipat ng pamilya ni Rufo kasama si Tatay Simeon doon pang bahay. Sabi ng kanyang isip, sige, matanda, magtutos tayo ngayon. Gumaling na pala ang lahat ng mga sugat mo. Habang si Tatay Simeon papalapit na ito doon sa bahay nila ni Rufo. Nag-usal na ito ng mga orasyon at pagkatapos nasipat na nito ang nilalang doon sa itaas ng puno ng mangga. May inihip ito sa kanyang dulo ng daliri at bumulong-bulong at pagkatapos itinuro nito ang nilalang doon sa manggahan. Pero tumawa itong si Armando at tumalon na ito sa lupa. Hangal na matanda, ano ba ang akala mo sa akin? Ganon kahina. Nakaligtas ka pala kagabi, pero ngayon ay hindi na. At may mga narinig si Tatay Simeon na iniusal-usal ng aswang at agad na naramdaman niya ang pagkahilo. At may dalawa pang nilalang ang biglang nagpakita sa paligid. Papasugod na din ito sa kanya. Mabilis na kinagat ni Tatay Simeon ang kanyang hinlalaki at pagkatapos may mga binanggit na banyagang salita. Matapos na gawin yon ng albularyo, agad na bumalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Tatlo ang papasugod sa kanya, pero alam niyang isa lang ang tunay sa mga ito. Ilang sandali nang makalapit na ang tatlong nilalang, umigpaw ang matanda at mabilis na nahawakan sa kamay itong si Armando. Nagulat pa nga ito kung papanong nalaman ni Tatay Simeon agad kung saan ang tunay sa kanila. Ilang orasyon nakaramdam ng panghihina ang aswang at nagawa ni Tatay Simeon na hampasin ito sa hawak na sinturon. At pagkatapos, hinugot na ang balaraw at hinataw na ito sa aswang. Buti na lamang nakaatras ito, kaya sa braso lang ito tinamaan. Napahiyaw sa sakit itong si Armando at mabilis na tumalon sa puno ng mangga. Pagkatapos, dumiritso ito doon sa sagingan. Namimilipit pa rin sa sakit ang aswang. Pero mayroon itong kinuhang isang maliit na buti ng langis at ang isang kabibi. Ipinahid niya agad ang laman sa kanyang sugat. Si Tatay Simeon, hinabol pa rin niya itong si Armando doon sa sagingan. May mga iniusal-usal si Tatay Simeon habang patuloy na hinahagilap ang aswang. Orasyon ito ng orasyon. Orasyon ng pampalinaw. Orasyon ng pambakod
at orasyon na pampahina. Hanggang sa masipat niya ito doon sa unahan sa mga sagingan. Mabilis nang tumakbo ang matanda at gulat na gulat itong si Armando nang biglang sumulpot ang matanda sa kanyang harapan, dala ang balaraw at ang sinturon sa isa pang kamay. Muntik na namang tamaan ang aswang. Buti na lang agad itong umigpaw palayo at tuluyang tumalon sa itaas ng isa pang puno ng kahoy doon sa gilid ng maisan, habang nag-uusal din ito ng mga orasyon at dasal hanggang sa magkahabulan na sila doon sa mga kakahoyan. Lumayo muna itong si Armando dahil ramdam pa niya ang sobrang sakit ng mga tama ng sinturon at ng balaraw ni Tate Simeon. Nang mapunta na sila ng kakahuyan, dahan-dahan nang naglalakad itong si Tate Simeon habang nakikiramdam. Alam niyang nasa paligid lamang ang aswang at lumayo lang ito pansamantala. Ilang sandali, sabi ng albularyo, "Lumabas ka na, Armando. Nasaan na ang tapang mo? Di ba sabi mo kanina, papatayin mo na ako ngayon? Bakit ka nagtatago kung gusto mo pala akong patayin? Lumabas ka na at magpakita. Harapin mo ako." Habang si Armando, kita na niya ang paparating na matanda. Patuloy ito sa pagpahid ng langis sa kanyang sugat at ng kabibe. Ilang sandali, dahan-dahan na itong tumalon sa isa pang puno ng kahoy para mas makalapit pa kay Tatay Simeon. Ang plano ngayon ni Armando, biglain niya ang albularyong ito. Nakapag-usal na din ito ng mataas na uri ng orasyon na pangharang at sa bulag. Habang papalapit si Tatay Simeon, patuloy ang pag-usal ng matanda ng mga orasyon. Sabi ng isip ng albularyo, "Akala mo maluloko mo ako sa orasyon mo, aswang. Mas malakas ang pangbakod ko kaysa sayo. Kita na kasi niya ang paglipat ng aswang sa puno na mas malapit sa kanyang unahan. Makalipas pa ang ilang minuto, biglang umigpaw itong si Armando galing sa isang puno ng kahoy at papunta na ito kay Tatay Simeon. Maagap naman ang matanda at iwinasiwas agad ang hawak na balaraw. Tinamaan itong si Armando sa braso at agad na napahiyaw at bumagsak doon sa damuhan. Pero nakapulupot na ang mahabang dila nito sa liig ng matanda at mabilis na hinila na niya ito. Nawalan ng balanse si Tatay Simeon at natumba ito. Nabitiwan niya ang hawak na sinturon, pero hawak pa rin niya ang balaraw. Nang iangat na siya ng aswang at inihampas sa puno ng kahoy, tuluyan nang nabitiwan ng matanda ang hawak na balaraw. Sa lakas ng pagkampas, nagdilim ang paningin ni Tatay Simeon. Dito na umigpaw muli itong si Armando at mabilis na itinarak ang matutulis na kuko sa dibdib at tiyan ni Tatay Simeon. Nang bumaon ito, napaigik ang matanda at ramdam niya talaga ang sakit at kirot sa bawat pagbaon nito. Pero ito din ang pagkakataon ni Tatay Simeon. Hinawakan niya ang kamay ni Armando. May laman na asin at kalamansi ang kamay ni Tatay Simeon. Kaya nang dumampi ito sa braso ng aswang, agad na napasigaw ito at binunot ang nakabaon na kuko sa dibdib ng albularyo. Gumulong si Tatay Simeon at sa nalalabin niyang lakas, dapat nang matapos agad ang aswang na ito.
Pinulot niya ang balaraw na nabitiwan at iwinasiwas agad sa dila na nakapulupot sa kanyang liig. Matapos na gawin yon ni Tatay Simeon, nang maputol nito ang dila, napasigaw itong si Armando at rinig niya ang tangis nito na parang sobrang nasasaktan. Kahit na masakit at kumikirot ang sugat ng albularyo, dinamba ito agad ng matanda ang aswang habang namimilipit pa ito sa sakit. Mabilis na kinuha niya ang tila na kulay pula at itinapal sa noo ng aswang, sabay usal ng mga orasyon. At nang mawasak na ni Tatay Simeon ang pangharang nitong si Armando, agad na itinarak ang balaraw sa dibdib nito. Puntirya sana ng matanda sa puso ng aswang, pero nagawa nitong mahawakan ang balaraw na gamit ng matanda at napagbuno sila. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, napaso at nalalapnos ang mga kamay ni Armando na nakahawak sa balaraw. Napasigaw na ito sa sobrang sakit hanggang sa umuusok na ang buong katawan ng aswang. Dito na mabilis na itinarak ng albularyo ang hawak na balaraw sa dibdib at tuluyang ibinaon ito. Katapusan mo na, demonyo ka. Pagbayaran mo na ngayon ang lahat na kasamaan at kasalanan mo. Kailanman hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan, Armando. Magsama kayo ni Satanas sa impyerno. At ibinaon pa ni Tatay Simeon ang hawak na balaraw hanggang sa tumagos pa ito sa likod ng aswang. Rinig ni Tatay Simeon ang anas ng aswang habang unti-unti itong lalalagutan ng hininga. Matapos ang labanan, sugatan din si Tatay Simeon ng malubha sa dibdib at tiyan. Ngayon, kailangan niyang makabalik agad doon sa kanyang bahay para magamot ang kanyang mga sugat. Dahan-dahan na naglalakad ang albularyo habang hawak ang sugatan na dibdib at tiyan. Patuloy ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga sugat at parang mawawala na siya ng malay. Ilang minuto, narating na niya ang kanyang bahay nang makita siya nila ni Rufo at Ami. Sobrang nag-alala ang mga ito. Sabi ni Tatay Simeon, nakunin muna ang kanyang maliit na banga kung saan naroroon ang kanyang langis. Kailangan na maipahid ito sa kanyang sugat sa dibdib at tiyan. Pero ilang segundo lamang, tuluyan nang nawalan ng malay ang matanda at bumulagta ito sa sahig. Mabilis naman na tinulungan nila ito at inihiga sa higaan ng albularyo habang mabilis na kinuha ni Rufo ang langis na sinasabi ng matanda. At pagkatapos, ipinahid ang mga ito sa sugat at galos ng albularyo. Makalipas pa ang isang oras, muli itong nagising. Sabi agad ni Rufo nang makitang unti-unting bumangon na ang matanda, "Simeon, nasaan na ang aswang? Lubha kang nasugatan ng kanyang mga kalmot." "Oo, Rufo, pero patay na ito. Nasa kakahuyan ang nakabulagtang katawan ni Armando. Bukas na bukas din, kunin natin ang katawan ng aswang at dapat na sunugin natin ito. Huwag na muna ngayon. Masyadong gabi at hindi ko rin kaya. Hindi pa natin alam, baka may kasama pa ito. Kaya nagpahinga na muna ang mga ito. At bago natulog ang matanda, nagpasalamat ito sa kanyang mga gamit at mga gabay. Kinabukasan, nagpasama itong si Tatay Simeon kay Rufo doon sa kakahuyan at naabutan pa nila doon ang bangkay ni Armando na parang naagnas na ang buong katawan at parang nasusunog dahil ito sa kapangyarihan ng balaraw.
dinala nila ang katawan ng aswang doon sa bahay ni Tatay Simeon. May kinuha itong mga langis para sa gagawing pagsunog at ibinalita na din agad ni Rupo sa mga taga-barangay ang tungkol sa pagkapatay pa sa isang aswang. Pati ang pinuno ng kanilang barangay, sinabihan na din ito ni Rupo. Kaya bago masunog ni Tatay Simeon ang bangkay ni Armando, dumating sa kanyang bahay ang kanilang mga kapitbahay, pati na rin ang pinunong barangay. Simeon, ito na ba ang isa pang aswang na namimiktima dito sa lugar natin? Ito na ba si Armando? Oo, Kapitan Sario. Napatay ko ito kagabi nang muling umatake dito sa amin. Kamuntikan pa akong mapatay ng aswang na ito. Pero tapos na. Matatahimik na ang ating barangay. Maraming salamat, Simeon. Dahil sa katapangan mo, nasugpo ang mga namimisting mga kampon ng demonyo dito sa ating lugar. Walang anuman, Kapitan Sario. Hanggat buhay pa ako, walang pwedeng manggugulo dito sa ating lugar. Patuloy kong protektahan ang lahat ng mga nakatira dito sa Barangay Segundo. Sa mga nangyayari sa Barangay Segundo, muling napatunayan ng lahat na walang pwersa galing sa kaliwa na mananalo laban sa pwersa ng kanan. Itong si Armando, kinatatakutan na ito doon sa kanilang lugar. Pero nang makatagpo niya ang isang malakas na albularyo, natapos na ang kanyang kasamaan at ang kanyang buhay. Habang si Tatay Simeon, bumalik ito sa lugar ng sanay para isauli ang balaraw. Ang balaraw na pumatay sa mga kampon ng... Lumipas pa ang ilang linggo, tahimik na ang lugar ng Barangay Segundo. Tahimik na din ang buhay ni Tatay Simeon. Pero nang isama siya ng pinsa na si Rupo doon sa bukirin ng Kaitikan, muling makakaharap nila ang mga aswang. Isinama itong si Tatay Simeon ni Rupo dahil ang sabi nito, nagkasakit ang pinsan ng kanyang asawa. Baka makakatulong siya nito. Bukod din kasi nito, kaarawan din ng bunsong anak ni Karamon. Dahil paborito itong apo ni Lulo Ungkoy, pinaghandaan nila ito. Kasama din nila ang pamangkin ni Rupo, itong si Adonis. Naglalakad na sila sa hapon na yon, paakyat ng bundok ng Kaitikan. Pero ang hindi nila napansin na may apat na mga nilalang ang sumusunod sa kanila. Ilang araw na din na nagmanman ang mga ito doon sa bahay ni Tatay Simeon. Galing pa ang mga ito ng lugar ng Samar. Nang mabalitaan ng mga ito ang pagkamatay ni Armando at ng kanyang asawa, at ang dahilan ay ang isang albularyo na may pangalang Tatay Simeon, mabilis silang lumuwas ng isla ng Sikihor para imbestigahan ang mga pangyayari doon at para maipaghiganti ang kamatayan ng mag-asawang aswang. Patuloy lang sa paglalakad itong sina Tatay Simeon, Rupo at Adonis. Nang mapadaan sila doon sa may sapa, may nakita ang mga ito na dalawang aso ang nasa kawayanan. Noong una, hindi lang nila ito pinansin. Pero nang makalapit na sila sa mga ito, biglang napaigtad itong si Tatay Simeon. Yate, mga aswang ang mga yan, Rupo. Kaya napatigil ang kanyang dalawang kasama at biglang hinugot ang mga dalang itak. Ano ka mo, Simeon? Mga aswang ang mga asong yan? Dito nila tinitigan ang mga aso at napagtanto nila na sobra ang laki ng mga ito sa mga normal na aso. At kita nila ang mga
namumulang mga mata ng mga ito at ang naglalaway na mga bibig. Ilang sandali pa, tumakbo ang mga aso papunta sa likod ng mga kawayanan. Mabilis na sinundan ito ni Tatay Simeon. Hawak ang mahabang itak. Pero may narinig silang huni ng ibon galing sa itaas ng mga kawayanan. Nakita nila doon ang dalawang uwak. Nakatitig ang mga ito sa kanila. At kita nila na sobrang laki ng mga ito kumpara sa mga normal na mga uwak. Kaya sabi agad ni Tatay Simeon, mukhang hindi lang dalawa ang mga aswang na nandito, Ropo. Tara na, umalis na tayo dito sa lugar. Bilis! Kailangan na makarating agad tayo sa baryo ng Kaitikan na hindi aabuti ng gabi. At mabilis na silang naglalakad muli. Alas 5 na ng hapon at nagsimula ng kumalat sa kapaligiran ang kadiliman. Iba na kung gabi, mas malakas na ang mga aswang. Buti na lang, dala ni Tatay Simeon ang kanyang mga kagamitan. Ilang sandali pa, nang marating na nila ang buntod, kita na nila ang bahay nila ni Karamon at Lolo Ongkoy. Nakahinga sila ng maluwag. Lumingon-lingon si Tatay Simeon sa buong paligid. Wala na ang kanyang mga naramdaman na mga aswang. Napaisip ang matandang albularyo, saan kaya galing ang mga aswang na ito? Ilang sandali pa nang marating na nila ang bahay, agad na pumasok sila sa loob. Abala ang lahat sa paghanda. Bukas pa ang kaarawan nitong sinunoy. Pero naghanda na sila dahil marami-rami din ang kanilang mga inimbita. Nagkatay ang mga ito ng 10 manok, 2 kambing at 1 litsunin na baboy. Ang kasama ni Ramon sa kanyang bahay ay ang kanyang asawa at 2 anak at ang isang pinsan, itong si Topher. Ito ang pinsan ng kanyang asawa na may sakit. 2 buwan na ang sakit nito at hindi nila maintindihan ang pagnaknak ng sugat nito sa kanyang 2 paa. Kahit ano na ang ginamot nila sa sugat ni Topher, pero lalong lumala pa ito. Ang sa kabilang bahay naman, doon nakatira itong si Lolo Ongkoy at ang 2 din nitong apo. Nasa bahay sila ngayon ni Karamon at kasalukuyang tumutulong ang mga ito sa paghanda at pagluluto. Nang makita si Tatay Simeon, tuwang-tuwa ang mga ito, lalo na si Lolo Ongkoy. Masayang-masaya ang matanda dahil taon na din na hindi nagkikita ang mga ito. Ilang sandali pa, tumulong na din si Naropo sa pagluluto. At itong si Tatay Simeon, pinuntahan agad nito ang kwarto ni Topher kung saan ito nakahiga. Nagulat pa nga ito nang makita ang albularyo. Ano ba ang nangyari sa iyo, Topher? Pumayat ka na. Tingnan nga natin ang sugat mo. At tiningnan ito ni Tatay Simeon. At sobrang nagulat ang matandang albularyo dahil parang kinain na ang mga paa nito sa sugat. Nagnaknak na ito at may mga tubig ang lumalabas galing sa mga sugat. Mabilis na kinuha ni Tatay Simeon ang kanyang mga dalang kagamitan. Kinuha ang ilan sa mga dahon na gamot na dala at binuhusan ito ng langis. At pagkatapos, dinasalan. Itinapal ang mga ito sa sugat ni Topher. Napanas agad itong si Topher dahil ramdam niya ang sobrang lamig na sumuot sa kanyang mga sugat. Sabi ni Tatay Simeon, saan mo ba ito nakuha, Topher? Hindi pa ito gagaling ng lubusan nang dahil lamang sa mga dahon na gamot na ito. Pansamantalang pipigilan lamang nito ang pagkalat ng sugat
at infeksyon. Bukas, maghanap ako ng halaman ng mimosa sa gubat para tuluyan ng gumaling ang mga sugat mo. Pansin din ni Tatay Simeon na nangamoy na ito at ilang sandali pa matapos ang kanyang ginawang dasal. Biglang napatigil ito sa kanyang mga ginagawa dahil may naramdaman siyang kakaiba. At ilang sandali pa, napaanas na ang matandang albularyo. Nako, kinulam ito. Kaya tanong niya uli kay Tuper. Tuper, may nakaaway ka ba nitong mga huling araw at mga huling linggo? Nag-iisip agad itong si Tuper at ang tanong nito kay Tatay Simeon. Bakit Tatay Simeon? Kinulam ka, Tuper. Hindi ito ordinaryong sugat lamang. May bumarang sa'yo. Ilang sandaling nag-iisip pa itong si Tuper at ang sabi nito. Kaya pala, Tatay Simeon, dalawang buwan na ang nakaraan nang minsan na humingi sa akin si Nanay Orita ng Biik para daw palakihin niya ito para sa kapistahan sa darating na Mayo. Hindi ko ito pinagbigyan dahil may nakatuka na sa mga Biik. Kaya pala, kapag magkasalubong kami, para itong galit sa akin, iba ang mga titig ni Nanay Orita. May kinuha pa na tila si Tatay Simeon at itinali ang mga ito sa mga paa ni Tuper matapos na pakainin ng mga dasal. Sabi ng albularyo na ilipat ito ng kwarto dahil nalagyan na ng barang ang kwarto nitong si Tuper. Ilang sandali pa nang makalipat na itong si Tuper ng kwarto, nagpausok agad ang albularyo ng insinso doon sa dating kwarto nitong si Tuper para maitaboy ang mga insektong namamahay na doon na magdadala ng sakit. At pagkatapos, tumulong na din sina Tatay Simeon sa pagluluto. Dahil hindi kasiya sa loob ang mga lulutuin, gumawa sila ng mapaglulutuan sa labas ng bahay. Sina Adonis, Tatay Simeon at Lolo Ungkoy ang nasa labas. Nagluluto ang mga ito ng adobong manok. Habang sa loob naman, sina Karamon, katulong ang mga anak nito at itong si Rupo. Dahil hindi abot ng kuryente ang lugar, tanging ilaw lamang ng mga lampara ang nagbigay sa kanila ng ilaw at liwanag. Lumipas pa ang dalawang oras. Napagkwentuhan na din nila ang kalagayan ni Tuper. Galit na galit itong si Lolo Ungkoy kung bakit ito nagawa ni Nanay Orita sa kanyang apo. Pero sabi ni Tatay Simeon, "Huwag muna natin husgahan si Orita, Ungkoy. Bukas, malalaman din natin ang buong katotohanan kung siya ba talaga ang may gawa ng barang." Pero habang nag-uusap ang mga ito at nakaupo paikot sa isang kawali ng adobo, napatigil si Tatay Simeon sa pagsasalita dahil may narinig na naman itong busis ng ibon. Galing ito sa ibon na bukaw at naramdaman na naman niya ang presensya ng mga aswang sa paligid. Kaya tumayo na ang matanda at nagpalingon-lingon sa buong paligid. Nagtataka din ang kanyang dalawang kasama. Tanong nitong si Lolo Ungkoy, "Bakit Simeon? Ano ba ang problema?" "Sinusundan pa rin tayo ng mga aswang na yon, Adonis. Nandito sila sa paligid. May mga nakita kaming aswang doon sa kawayanan, Ungkoy. At patuloy kaming sinusundan. Kaya napatayo na din ang matanda at itong si Adonis." "Totoo ba ang sinasabi mo, Simeon? May mga aswang sa paligid?"
Oo, Ungkoy. Adonis, dalhin nyo ang mga niluluto natin sa loob ng bahay. Dito muna ako sa labas. Titingnan ko ang buong paligid. Mabilis na kumilos ang dalawa at pinagtutulungan na dalhin sa itaas ng bahay ang mga niluluto nila. Habang si Tatay Simeon nagpaiwan ito sa labas at nagsimula ng mag-uusal ito ng mga orasyon. Sobrang nagtataka itong si Tatay Simeon kung bakit biglang sumulpot ang mga aswang na ito sa kanilang lugar. Saan galing ang mga aswang na ito na sumusunod sa kanila? Dumungaw sa may bintana itong si Karamon nang malaman na may mga aswang pala ang umaligid. Sabi ni Karamon, "Simeon, okay ka lang ba dyan? Pumasok ka na lang dito sa loob ng bahay. Baka kung mapaano ka pa." "Papasok na ako ngayon, Ramon. Huwag kang mag-alala. Isarado nyo ng mabuti ang mga bintana at pintuan." Ilang sandali pa, nakita na ni Tatay Simeon ang pinanggagalingan ng buses ng ibon. Isa lamang ang nakita ni Tatay Simeon, pero alam niyang may mga kasama pa ang mga ito. Ilang sandali, nagpasyang umakyat na lang ng bahay ang matanda. Pero biglang may nakita itong biglang umibis sa kanyang likuran. Kaya mabilis na napabaling ito at hinugot ang kanyang sinturon. Papunta sa ilalim ng bahay ang nilalang na yon. Dahan-dahan na naglalakad ang matanda papunta sa ilalim ng bahay. Narinig na naman niyang muli ang busis ng bukaw. Pinabayaan muna ito ni Tatay Simeon ang punteriya niya ngayon. Ang isang nilalang na tumakbo papunta sa ilalim ng bahay nila ni Karamon. Pero napatigil ang matanda at muntik ng mapatalon patras dahil sa dingding ng bahay nila ni Karamon. Kita niya ang nakadipang nilalang, ang lapad ng pakpak nito, at kita na din niya ang mabangis na hitsura ng aswang. Iba din ang isa na tumakbo sa ilalim ng bahay, at iba din itong nakikita niya sa may dingding. Hindi na ito nagsayang ng oras. Hinampas agad niya ito sa dalang sinturon. Pero mabilis itong umigpaw papunta ng bubong ng bahay. Rinig pa nila ang kalabog doon. Habang hindi niya napansin na may nakalapit na sa kanyang likuran, hinila nito ang kanyang dalawang paa, kaya nawalan ng balanse ang matanda at natumba ito sa lupa. Pero hindi pa rin niya nabitiwan ang dalang sinturon at mabilis na inihampas ito sa kamay ng aswang na nakahawak sa kanyang dalawang paa. Napaatras agad ito at napaangil dahil sa sakit. Mabilis na tumayo ang matanda at hinabol ng mga palo ang aswang na napatakbo doon sa mga sagingan. Nang makita niyang sumuot ang mga ito doon, pinabayaan na lang ito ni Tatay Simeon. Nakita pa ng albularyo ang dalawang malaking parang ibon ang umikot-ikot sa bahay habang lumilipad. Marami ang mga aswang sa paligid. Delikado ang kanyang sitwasyon. Baka makakita pa ng chimpo ang mga aswang na ito at mapahamak pa siya. Mabilis na siyang pumasok ng bahay. Pero bago siya nakapasok, muntik pa siyang dagitin nung isang aswang. Pagkasarado niya ng pinto, sabi agad ni Tatay Simeon, "Marami ang mga aswang na nasa labas. Bantayan natin ang mga pintuan at ang mga bintana." Nakita din nila
ang galos sa paa at kamay ni Tatay Simeon. Kaya sabi ni Tatay Simeon, nahila ako nung isang aswang. Buti na lang, hindi ko nabitiwan itong sinturon. Ilang minutong nakiramdam ang mga ito sa labas. Patuloy lang sila sa ginawang pagluluto at may mga hawak na mga itak. May mga narinig silang mga pagaspas ng ibon at may mga kalabog sa kanilang bubong. Hindi naman nagpatinag si Tatay Simeon. May mga inuusal-usal ito na mga orasyon. Mukhang kailangan na naman niya ang balaraw sa batis. Pero napakalayo noon. Mabisa din naman ang kanyang dalang armas na sinturon. Ilang sandali pa, nawala na ang mga nagparamdam na mga aswang. Nang maghating gabi na, nagpasyang magpahinga na sila. Tapos na sila sa kanilang mga ginagawa. Sina Lolo Ongkoy at ang dalawang apo, hindi na umuwi ito sa kabilang bahay. Baka may mga aswang pa ang nasa paligid. Dito na sila sa bahay ni Karamon matutulog. Sa sala natutulog sina Tatay Simeon, Adonis, Rufo at sina Lolo Ongkoy. Ang buong akala nila na umalis na ang mga aswang ay hindi pa pala. Dahil habang natutulog itong si Adonis sa tabi ng bintana, biglang may narinig itong palahaw sa labas. Kaya napabangon ito at agad na pinakiramdaman ang narinig. Ilang sandali pa, narinig niyang uli ang palahaw. Nakaramdam na ng takot itong si Adonis at tuluyan na itong bumangon at tumabi kina Tatay Simeon. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang mga aswang. Kinabukasan, maraming mga tao na ang nasa kanilang bahay ni Karamon. Mga kaibigan at mga kamag-anak nila ang mga ito. Imbitado ang mga ito sa kaarawan ni Nonoy. May ilan din sa mga kaklase ni Nonoy ang nandoon. Sa labas ng bahay, inilagay ang malaking misa at ang kanilang mga handa. May mga alak din sila na nakahanda na tulad ng tuba at bahalina. Pero makalipas lamang ang ilang oras, nagpasama itong si Tatay Simeon kay Adonis. Napuntahan muna nila ang gubat ng kaitikan para maghanap ng mga halaman ng mimusa. Kailangan na magawan agad ng paraan ang kalagayan ni Tuper. Kahit na marami pa silang mga bisita, kailangan nang umalis ni Tatay Simeon. At ilang sandaling lumipas lamang, naglalakad na ang dalawa papasok ng gubat. Hinahanap nila ang halaman ng mimusa at nakahanda din ang mga ito dahil baka sundan na naman sila ng mga aswang at hindi nga sila nagkakamali. Dahil habang nasa gubat ang dalawa, agad na nakita ni Adonis ang apat na katao doon sa unahan ng mga kakahuyan. Kinalabit agad nitong si Adonis itong si Tatay Simeon. Tatay Simeon, tingnan mo sa unahan, may apat na katao ang titig ng titig sa ating kinaroroonan. Kaya napatingin na din si Tatay Simeon sa unahan at nakita nga niya ang apat na katao na nakatitig sa kanila. Ramdam agad ng albularyo ang masamang dapyo ng hangin at ang presensya ng mga aswang. Ilang sandali, sabi ni Tatay Simeon, pabayaan mo na lang sila, Adonis. Huwag mong tingnan. Tara na, doon tayo sa kabila. Baka may makikita tayo doon
na halaman ng mimosa. Mabilis na naglalakad ang dalawa papunta sa kabilang bahagi ng gubat. Pero napansin din nila na mabilis silang sinusundan ng apat na katao. At sa sobrang bilis ng mga ito, nasa tapat na nila ito doon sa kakahuyan. Sabi ng isip ni Tatay Simeon, "Sige lang, subukan ninyong saringin kami at makakatikim kayo. Baka nakalimutan ninyong araw ngayon." Ilang sandali pa, nakakita na sila ng halaman ng mimosa at mabilis na kinuha nila ang mga ito. Pero ilang sandali lamang, muntik nang mapasigaw itong si Adonis dahil may isang matanda ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Si Nanay Urita, "Ano ang gagawin ninyo sa halaman na yan?" Napatayo na din itong si Tatay Simeon. Papanong nangyari na nasa harapan na nila ang matandang ito na hindi nila napapansin? Lumingon-lingon sa paligid itong si Tatay Simeon. Pero wala na ang mga aswang na nakita nila kanina. Kita ng dalawa ang bagsik ng hitsura nitong si Nanay Urita habang nakatitig ito sa kanila. Sagot ni Tatay Simeon, "May papatayin lang ako, Urita. Isang mangkukulang. Kinulam kasi nito ang isa sa aking kamag-anak." Habang nakatitig na din ito sa matandang barangan, ilang sandali, mabilis itong tumalikod sa kanila hanggang sa maglaho ito sa kanilang paningin at may narinig silang parang tili ang papalayo. "Mukhang alam na nitong si Urita ang ginawa natin. Tara na, Adonis. Kailangan na magamit natin agad ito sa sugat nito, Per." At nagmamadaling umalis na ang dalawa palabas ng gubat. Pero nang naglalakad na ang dalawa papunta sa bahay nila ni Karamon, agad nilang natanaw na naman ang apat na mga uwak. Pinabayaan na lang ito ni Tatay Simeon. Nang marating nila ang bahay, agad na inutusan niya itong si Adonis na kumuha ng balat ng saging at ilang dahon ng buyo. Pumasok agad ang matanda sa kwarto nito, Per. Sa hapon na yon, may ilan pa sa mga bisita ang nasa bahay nila ni Karamon. Ito ang mga malapit nilang kamag-anak. Habang sina Karamon, abala ang mga ito sa pagliligpit ng mga kagamitan. Ginising ni Tatay Simeon itong si Toper. "Gumising ka, Toper. Gagamutin natin ang sugat mo." At nang tuluyan na itong gumaling, nag-usal muna ng mga orasyon itong si Tatay Simeon. At nang pumasok na itong si Adonis, agad na itinapal ang balat ng saging sa mga sugat nitong si Toper. Matapos na mapainitan ang mga dahon ng buyo, inilagay ang mga ito sa ibabaw ng balat ng saging at ang mga dinikdik na halaman ng mimosa. Pinatulo ang mga katas nito sa sugat ni Toper. Dito naramdaman ni Toper ang sobrang lamig at parang hinihigop ang lahat ng mga nana sa kanyang sugat. Hanggang sa nakaramdam na siya ng hapde. Ilang sandali pa, patuloy na nag-uusal ng orasyon si Tatay Simeon. Nang mapuno na ang balat ng saging ng mga nana, agad naman na pinalitan ito ni Tatay Simeon. Hanggang sa maubos ang lahat ng mga nana na may halong dugo galing sa sugat ni Toper. Dito na guminhawa ang pakiramdam nito. Binuhusan ito ng langis ni Tatay Simeon. Pagkatapos, nag-usal na ito ng dasal. Ilang sandali pa, pinagpahinga na
itong si Toper. May mga kinuha ng mga dahon ng makahiya at ilang sanga ng makabuhay galing sa kanyang bag itong si Tatay Simeon. Sinunog niya ito at nang magtakip silim na, nagpatulong ito kay Rufo at Adonis na ibudbud ang mga sinunog sa buong paligid ng bahay. Matapos ang ginawa nila, nagpahinga na sila sa loob. Sobrang napagod din si Nakaramon at Lolo Ungkoy sa dami ng kanilang bisita kanina. Kaya alas 8 pa lamang, maagang nakatulog na ang mga ito, maliban kay Rufo, Tatay Simeon at Adonis. Nag-uusap pa ang mga ito sa pantawan ng bahay nila ni Karamon. Binabantayan ni Tatay Simeon ang pagdating ng mga aswang hanggang sa makatulog na din itong si Rufo sa upuan. Ilang sandali pa nang makalipas ang isang oras, dito na naramdaman ni Tatay Simeon ang kakaibang sapyo ng kapaligiran. Alam niyang may mga kampon ng demonyo sa paligid at ilang sandali, may mga narinig na silang kakaibang huni ng ibon. Hanggang sa pumain lang ang busis ng sigbin galing doon sa bubong ng bahay nila ni Karamon. Sabi nitong si Adonis, "Mga aswang na ba ang mga yan, Tatay Simeon?" Nakiramdam muna itong si Tatay Simeon at ilang sandali, sabi nito, "Wala pa ang mga aswang, Adonis. Iba ang mga nilalang na nasa paligid." Hanggang sa may nakikita ang albularyo na parang mga maiitim na mga anino ang gumagapang sa paligid ng bahay nila ni Karamon at Lolo Ungkoy. "Yate, mga alaga ng mambabarang ang nasa paligid, Adonis. Pumasok na kayo ni Rufo sa loob. Gisingin mo na yan." At mabilis nang sumunod itong si Adonis. Natatakot na din ito dahil nakita na din niya ang mga anino. Nang magising itong si Rufo, papungas-pungas na tanong nito, "Bakit, Adonis, Simeon?" Sagot ng albularyo, "Basta, pumasok na kayo sa loob, Rufo. Isarado ninyo ang pinto." Nang makapasok na ang dalawa, mabilis na nag-uusal itong si Tatay Simeon ng mga orasyon at may mga tinatawag na itong mga ligaw na espiritu. Ilang sandali pa, kinuha nito sa kanyang bulsa ang isang tila na kulay pula at mabilis na sinambit ang mga salitang Latin na nakasulat doon. Matapos na gawin yon ni Tatay Simeon, nakita niyang parang tinangay ng hangin ang mga aninong nakikita niya sa paligid at inatake ang mga ito ng mga ligaw na espiritu. Pero patuloy ang mga narinig niyang boses ng mga sigbin hanggang sa marami na siyang nakikitang mga sigbin ang tumatalon-talon sa paligid ng bahay nila ni Karamon. At ilang sandaling lumipas, naglaho na din ang mga ito. Nakikiramdam si Tatay Simeon. Sinipat-sipat ang buong paligid. Alam niyang mga alaga ang mga yon ng barangan na si Nanay Orita. Nagalit siguro ito sa ginawa niyang pagtulong kay Toper. Sabi sa isip ni Tatay Simeon, "Hindi mo na muling magagalaw pa si Toper, mambabarang. Pasalamat ka at hindi ko ibinalik sa iyo ang barang na ginawa mo sa aking pamangkin." Ilang minutong lumipas, nawala na ang mga naramdaman ni Tatay Simeon. Pero agad din na napatayo ito dahil sa pagkakataong ito, naramdaman na niya ang presensya ng mga aswang. Maaaring ito ang dahilan kung bakit lumayo ang mga alaga ng mambabarang. Ngayon, mga aswang na naman. Lumipas din ang isang oras nang makita ni Tatay Simeon ang apat na katao na nakatayo
sa gilid ng bahay nila ni Caramon habang titig na titig ang mga ito sa kanya. Ito na ang mga swang. Nakahanda na kanina pa ang kanyang sinturon at pinakain na din ito ng dasal. May narinig na sit-sit si Tatay Simeon galing sa mga swang hanggang sa sumitsit at sumitsit ang mga ito. Ang kukulit nyo. Sige, pagbigyan ko kayo. Ang sabi ng isip ni Tatay Simeon, bumaba ng bahay ang albularyo at hinamon niya ang mga aswang. Kung totoong matatapang kayo, lumapit kayo sa akin. Ang sabi niya sa mga ito habang papalapit doon sa gilid ng bahay. Pero ang isa sa kanila, pumalahaw lang ito at pagkatapos, may itinuro sa paligid. Sa isip ng matanda, kung ganon, alam ng mga ito ang kanyang ibinudbud na mga panguntra sa paligid. Ilang sandali, walang ano-anong lumapit sa kanya ang isa sa mga ito at tinapakan lamang ang kanyang mga inilagay na makahiya at makabuhay. Habang ang tatlo na natiling nakatayo ang mga ito at nakatitig lang sa kanya. Nagulat si Tatay Simeon. Ibig sabihin, malakas ang aswang na ito at may alam sa mga orasyon dahil kayang wasakin ito ang kanyang mga pambakod at ang mga inilagay niyang panguntra sa paligid. Kayang tapakan ng aswang ang mga ito. Ilang sandali, sabi ng aswang, bilib din ako sa lakas mo, matanda. Nagawa mong mapatay si Armando at ang kanyang asawa. Alam mo ba, sa aming lugar, kinatatakutan ang mag-asawang yon. Pero pinatay mo lamang ng ganun kadali. Pero tanda, mas malakas ako kay Armando. Ako ang kanyang kapatid at ako ang maniningil sa iyo. Habang itinuro nito si Tatay Simeon, mabilis naman na dumura ang albularyo sa lupa. Alam niyang may pabaon na orasyon ang pagturo na yon ng aswang. Sabi pa uli nito, ako si Adolfo ang papatay sa iyo. At sa isang iglap, umigpaw ito papunta kay Tatay Simeon. Umilag naman agad ang matanda. Pero huli na, nahawakan na siya ng aswang sa magkabilang balikat at mabilis na kinagat ang kanyang liig. Napamura ang matanda. Sobrang bilis naman ng aswang na ito. Nang makapag-usal na si Tatay Simeon ng orasyon, nabitiwan siya ng aswang. Kaya mabilis na hinampas niya ito sa hawak na sinturon. Napatalon ang aswang sa itaas ng puno ng kahoy habang humahalakhak. Agad na umiikot ang paningin ng matanda dahil ito sa kagat sa kanyang liig. Mabilis na kinuha ni Tatay Simeon ang langis sa kanyang bulsa at ibinuhos ito sa kanyang sugat. Pero dinaluhong na naman siya ng aswang at sinubukang dagitin. Nakita na ni Tatay Simeon ang malapad na pakpak nito. Habang ang tatlong mga aswang na kasama nitong si Adolfo, nakatuwad ang mga ito. Pero hindi nila kaya na makatawid sa mga inilagay ng panguntra ni Tatay Simeon. Tumakbo ang matanda pabalik sa bahay nila ni Caramon. Pero nahagip na si Tatay Simeon ng mga matutulis na kuko ng aswang sa kanyang balikat at ramdam niya agad ang pagbaon ng mga matutulis nitong kuko. Napaigik si Tatay Simeon lalo na nang ilipad na siya ng aswang paitaas. Mabilis na sinambit ng albularyo ang tatlong banyagang salita at biglang nabitiwan siya
nitong si Adolfo. Pagbagsak niya sa lupa, muling dinaluhong siya ng aswang at sinubukang dagitin uli. Gumulong ang albularyo at mabilis na inihampas ang dalang sinturon. Nang tamaan ang aswang, napaigik ito at bumagsak sa lupa. Dito na mabilis na tumayo si Tatay Simeon at pinaghampas na ang kalabang aswang. Sa isang iglap, humaba ang dila nitong si Adolfo at pumulupot sa liig ni Tatay Simeon. At pagkatapos, ibinagsak ito sa lupa. Dito na nabitiwan ng albularyo ang hawak na sinturon. At pagkatapos, ibinalibag pa ito doon sa puno ng kahoy. Pakiramdam ni Tatay Simeon, mawawalan na siya ng malay dahil sa lakas ng pagkabagsak niya doon sa puno. Nabitiwan niya ang kanyang malakas na armas, ang sinturon ni Ezekiel. Hinagilap niya agad ang isa pa niyang armas, ang punyal. Mabilis na hinugot niya ito nang makitang inilabas na naman ng aswang ang mahaba nitong dila. At nang makatayo na itong si Tatay Simeon, agad itong humanda at nag-usal ng orasyon. Pero napalingon ito doon sa tatlong mga kasamang aswang nitong si Adolfo. Dahil nakatawid na ang mga ito sa kanyang ginawang pangharang at ginawang pangontra. At papasugod na din ang mga ito sa kanya. Mukhang alanganin na ang kanyang sitwasyon. Kailangan muna niyang tumakas sa mga ito. May kinuhang pulbo ang albularyo at pagkatapos, dinasalan ito at isinaboy agad sa paligid. Nang maamoy ito ng mga aswang, parang nasusuka ang mga ito at napatulala ng ilang segundo. Wala nang inaksayang sandali itong si Tatay Simeon. Sa natitira niyang lakas, mabilis na tumakbo ang matanda at pinulot ang nabitiwan na sinturon. Dumiretso ito papasok sa loob ng bahay nila ni Karamon. Nang makapasok na si Tatay Simeon, agad na lumuhod ito sa harap ng pintuan at nag-uusal ng ilang orasyon. Orasyon na pansilyo para hindi ito mabuksan ng mga aswang o kahit mahawakan man lamang. Matapos ang ginawa ng albularyo, doon na naman ito tumakbo sa may bintana at may mga inilagay ito na mga pulbo doon habang usal ng usal ng mga orasyon. Sabi agad nitong si Adonis, "Tatay Simeon, nasaan na ang mga aswang?" At nang makita nito ang mga sugat ng matanda sa balikat, "May sugat ka, Tatay Simeon." Lumapit na din sa kanya itong si Rufo. "Walang anuman ito, Adonis, Rufo. Sadyang malakas ang mga aswang, lalo na ang isa sa mga ito. Mga kamag-anak pala ang mga yan, Rufo, sa napatay ko na mag-asawang aswang doon sa patag. Paghiganti ang motibo ng mga ito sa akin. Pero hindi makakapasok ang mga yan." Sumilip sa siwang ng dingding si Tatay Simeon at nakita pa niya ang mga aswang na nakaharap sa bahay ni Karamon. Sa isip ng albularyo, kailangan na talaga niya ang balaraw para agad na mapatay niya ang mga aswang na ito. Kamuntikan na naman siyang madisgrasya sa kamay ng mga aswang. Malakas ang nagpakilalang Adolfo at kapatid ng kanyang napatay na si Armando. May kinuha na isang tuot na bulaklak itong si Tatay Simeon. Dinasalan ito at pinakain ng orasyon. Ilang sandali, itinapon niya ito sa labas. Dito na nagpulasan palayo ang mga aswang nang maamoy ng mga ito ang sobrang baho ng bulaklak ng mimosa.
Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan nang nawala ang pwersa ng mga aswang. Buo na ang plano ni Tatay Simeon. Pupuntahan niya bukas ang batis ng Balaraw. Kailangan niya ang armas na ito ngayon. Kinabukasan, maagang umalis si Tatay Simeon sa bahay nitong si Caramon. Nagpaalam siya na may kukunin na armas na mabisang panlaban sa mga aswang. Isinama niya sina Rufo at Adonis. Masakit pa ang kanyang mga sugat. Baka muling sundan siya at atakihin ng mga aswang. Kailangan niya munang may makakasama. May dala na mga itak ang mga ito at baon na pagkain. Sobrang malayo kasi ang bundok ng batis galing dito sa lugar ng Barangay Kaitikan. Binabaybay nila ang kagubatan hanggang sa makalipas ang 2 oras. Papasok na sila ng gubat ng batis. Sabi ni Tatay Simeon, huminto muna tayo sandali at ito ang tandaan ninyong 2. Pag may nakita kayo na mga nilalang, huwag na huwag nyo itong pansinin at huwag kayong tumitig sa kanilang mga mata. Nag-uusal na ang albularyo ng mga orasyon na pambakod at puder. Matapos ang ginawa ng matanda, muling naglalakad ang mga ito hanggang sa makarating na sa pusod ng gubat. Tanaw na din nila ang talon at sa unahan ito ay ang batis na ng Balaraw. Lumapit pa ang mga ito at makalipas ang ilang minuto, narating na nila ang batis. Gumawa ng paikot na hugis ang albularyo sa lupa at dinasalan niya ito. Bilin niya sa 2 na huwag silang lumabas sa hugis na pabilog at kung may makikita at maramdaman, pabayaan na lamang ang mga ito at pumikit. Ilang sandali pa, lumapit na si Tatay Simeon doon sa batis at muntik pang mapasigaw si Narofo at Adonis nang may makitang 3 matatandang nilalang ang mabilis na umigpaw galing doon sa gitna ng ilog at bumagsak ang mga ito sa harapan ni Tatay Simeon. Pero sa pagkakataong ngayon, hindi na inatake ang matanda. Mga ilang minuto din na parang nag-uusap ang mga ito at pagkatapos, lumusong na sa tubig itong si Tatay Simeon at may kinuha ito na Balaraw na nakatarak sa may bato doon sa ilalim ng tubig. Nang makuha ito ni Tatay Simeon, biglang may nakita sila ni Rufo at Adonis na parang mga espiritu ang mabilis na lumipad-lipad. Sa sobrang takot ng 2, muntik na silang mapatakbo. Pero nanatiling nakatayo ang mga ito at pumikit tulad ng bilin ng albularyo. Ilang sandali pa, dumilat ang mga ito nang tapikin na sila ni Tatay Simeon. Napasigaw pa si Adonis sa sobrang gulat at napatras. Sabi ng albularyo, tara na, umalis na tayo sa lugar na ito, Rufo, Adonis. Baka may dumating pa na ilang mga lamang lupa. At mabilis nang naglalakad ang mga ito palayo doon sa batis. Sabi ng albularyo, uuwi din muna ang mga ito sa bahay nila. May kukunin lang siyang mahalagang bagay. Pumayag na din sina Rufo at Adonis para makausap sandali ang kanilang mga pamilya. 2 araw na silang nawawala sa kanilang lugar. Makalipas ang 1 oras, pansamantalang nagpapahinga muna ang mga ito sa kanilang bahay. Habang si Tatay Simeon, kinuha na nito ang kanyang mga dagdag na gamit. Kailangan na paghandaan ang mga aswang. Kinahapunan, umalis na ang mga ito at pabalik na doon sa Barangay Kaitikan. Mag-6:00 na ng gabi
at madilim na ang kapaligiran. Pero kampante na si Tatay Simeon. Dala na niya ang balaraw at may dala pa silang sibat na gawa sa bagakay na kawayan. Makalipas ang isang oras, papalapit na sila doon sa bahay nila ni Karamon. Kasalukuyang binabaybay nila ngayon ang kakahuyan, paakyat, hanggang sa makarating ang mga ito sa bahay ni Karamon. Gumawa agad ng dagdag panguntra ang matanda. Nagsunog ito ng mga makahiya uli at ibinudbod sa buong paligid. Pero sa gabing yon, nanatiling tahimik at wala silang naramdaman na kahit na anong pwersa ng kadiliman. Nagtataka itong si Tatay Simeon. Nasaan na kaya ang mga aswang at ang mambabarang? Pati itong si Nanay Orita, isang gabi na din na hindi ito nagparamdam. Pero sa pagkakataong yun, bisita ni Nanay Orita ang apat na mga aswang sa kanyang bahay. Masinsinang nag-uusap ang mga ito at nagkasundo sa gagawin nilang pag-atake. Nagsanib pwersa ang barangan at ang mga aswang. Kinabukasan, nagiging okay na ang mga sugat nitong si Tuper at tuluyan na itong gumaling. Balak na ni Tatay Simeon na makauwi at makabalik sa kanilang bahay doon sa Barangay Segundo. Total, magaling na itong si Tuper at para rin hindi madamay sila si Karamon sa paghiganti ng mga aswang sa kanya. Kinahapunan, papauwi na sina Tatay Simeon kasama sina Adonis at Rufo. Nang mapadaan ang mga ito doon sa kakahuyan, dito nila nakita itong si Nanay Orita. Nasa tabi lang ito ng isang puno habang nakamasid sa kanila. Tinitigan din ito ni Tatay Simeon hanggang sa mapatapat sila sa matandang barangan. Agad nilang nakita na parang bumuka-buka ang bibig nito habang nakatitig sa kanila. Mabilis din na nag-uusal ng orasyon itong si Tatay Simeon at pagkatapos dumudura ito sa paligid. Nakita nilang tumalim ang mga titig ng matandang barangan sa kanila. Sabi ni Tatay Simeon, "Huwag mo akong subukan, Orita. Hindi kita aatrasan." At ilang sandali, mabilis na itong tumalilis palayo. At nagpatuloy na rin sa paglalakad ang tatlo pababa doon sa patag. Sa isip ng albularyo, mukhang hindi pa siya patatahimikin ng mambabarang na yon. Ilang sandaling lumipas nang makarating na sila doon sa kanilang bahay. Agad na nagpausok itong si Tatay Simeon ng mga insinso sa paligid. Kailangan niyang maghanda. Pagkatapos, nagpahinga na ang albularyo at nakikiramdam lamang sa buong kapaligiran. At makalipas pa ang ilang oras, pagpatak ng alas 11 ng gabi, dito na niya naramdaman na may mga nilalang ang umaligid sa kanyang bahay. Bumangon na ang albularyo at sinilip ang buong paligid ng labas. Wala pa siyang nakitang anumang nilalang. Hanggang sa makalipas ang 5 minuto, may nakita siyang bulto ng tao ang nasa unahan ng sagingan. At nakilala niya agad ito dahil maliwanag ang sinag ng buwan. Si Nanay Orita. Lintik talaga ang matandang ito. Gusto talaga akong subukan. Ang nasa isip ni Tatay Simeon, may kinuha ang albularyo na sanga ng halamang mimosa. Pagkatapos, isinuksok niya ang balaraw at ang sinturon sa kanyang tagiliran at kinuha pa ang ibang mga kagamitan. Nang palabas na sana ng bahay
ang albularyo. Napatigil ito dahil may mga kaluskos siyang naririnig doon sa may manggahan. Sumilip uli sa may bintana itong si Tatay Simeon. At doon niya nakita ang dalawang nilalang ang nakatayo sa may tabi ng punong mangga. Habang doon sa itaas nito, may dalawa pa ang nakapatong sa mga sanga. Kaya lalong nagtataka itong si Tatay Simeon. Bakit sabay na umaligid sa kanyang bahay ang mambabarang at ang mga aswang? Kaya hindi na muna lumabas itong si Tatay Simeon at nakiramdam lang ito sa loob ng bahay. Mukhang tagilid ang kanyang sitwasyon kapag lalabas pa siya ng bahay. Hindi pa niya nasukat kung gaano kalakas itong si Nanay Orita, at alam niyang malakas din ang mga aswang na ito, lalo na ang nagpakilalang si Adolfo. May mga inilagay sa mga bintana at pintuan na mga asin at katas ng kalamansi itong si Tatay Simeon. Hawak na din niya ang balaraw at ang sanga ng halamang mimosa. Ilang sandali pa, biglang nakaramdam ng sobrang init ng katawan ang albularyo. Maalinsangan na hindi niya maintindihan, hanggang sa para na siyang sinusunog. Mabilis na hinubad niya ang lahat na kasuotan. Pagkatapos, may kinuha ang matanda na isang tila na kulay asol na may mga nakasulat na mga salitang Latin, at binuhusan niya ito ng langis at ipinahid na sa kanyang buong katawan. Matapos ang ginawa ng albularyo, nakaramdam agad ng ginhawa ang matanda. Mukhang gustong gusto ng mga kalaban na mapapalabas siya. Muling isinuot niya ang lahat ng mga kasuotan at sumilip muli sa labas ng kanyang bahay. At doon, nakita pa rin niya ang mga aswang, pati na ang matandang mambabarang. Titig ng titig pa rin ito sa kanyang bahay habang bumuka-buka ang bibig ng matanda. Ilang sandali pa, biglang may kumakalabog sa kanyang bubong. Nakikiramdam si Tatay Simeon hanggang sa maramdaman ang mga kaluskos sa bubong ng kanyang bahay at dingding. Inihanda na ni Tatay Simeon ang kanyang mga armas. Maaring nawasak na ng mambabarang ang kanyang mga inilagay na mga panguntra sa paligid. Hanggang sa marinig ng albularyo ang mga palahaw sa kanyang pintuan. Sa galit ni Tatay Simeon, mabilis na pumunta ito sa kanyang pintuan at isinaboy doon ang isang buti ng katas ng halamang mimosa. Napasigaw agad ang isang nilalang na nando doon at napatakbo ito doon sa mga damuhan. Parang nalapnos ang balat ng aswang nang matamaan ito ng katas ng halamang mimosa. Tuluyang lumabas na itong si Tatay Simeon. Dala-dala ang lahat ng mga kagamitan at mga armas. Sabi agad ng matanda, "Ako ang kailangan ninyo, di ba? Gusto nyo akong lumabas? Ito na ako. Orita, kakampi ka na pala ng mga aswang na yan. Dahil ba gusto mo akong gantihan? Nandito na ako sa labas. Ano pa ang hinihintay ninyo?" Ilang sandali, may narinig na tawa itong si Tatay Simeon galing doon sa puno ng mangga at sa kanyang bubong. At makalipas pa ang ilang sandali, may nakita siyang isang anino ang mabilis na naglalakad papunta sa kanya. At nang makalapit na ito, agad na nakilala ito ni Tatay Simeon, si Adolfo. At sabi agad ng aswang, "Katapusan mo na ngayon, tanda." At ilang sandali, biglang nawala ito
sa kanyang harapan. At biglang lumalagitik na lang ang mahabang dila ng aswang papunta sa kanya. Yumuko si Tatay Simeon para mailagan niya ito. At pagkatapos, biglang umangat ang matanda at umikot sabay wasiwas sa dalang balaraw. Nang tamaan ang aswang na sumugod galing doon sa bubong, agad itong nangingisay at namatay. Sabi ni Tatay Simeon, "Hindi niyo ako maluluko, mga demonyo." At biglang umibis ang matanda papunta sa gilid ng kanyang bahay para atakihin itong si Nanay Orita na sa pagkakataong yon nasa gilid na pala ng kanyang bahay at nag-uusal ng mga orasyon na pangkitil. Natalisod ito sa sobrang gulat dahil hindi niya inasahan na makikita siya ng matandang albularyo. Sunod-sunod na hampas ang ginawa ni Tatay Simeon gamit ang balaraw. Agad na nagpalit ng anyo ang mambabarang sa anyo sa pagiging baboy at mabilis na itong tumakbo papalayo. Sabi ng albularyo, "Kung akala mo, Orita, makakatakas ka, hindi. May tatlong banyagang salita na binanggit itong si Tatay Simeon. At matapos na gawin yon ng albularyo, agad na napaangil ang matandang mambabarang at nangingisay ito doon sa sagingan. Habang patuloy na sumusunod itong si Tatay Simeon sa mambabarang at nakasunod din sa kanya ang dalawang aswang na natitira. Walang inaksayang sandali itong si Tatay Simeon. Pinaghampas niya ito gamit ang kanyang sinturon hanggang sa bumalik na ito sa pagiging anyong tao. Tatapusin na sana ng albularyo ang matandang barangan. Pero biglang pumulupot sa kamay ni Tatay Simeon ang mahabang dila ng aswang. At pagkatapos nang mabitiwan niya ang hawak na sinturon, pumulupot naman sa kanyang liig ang dila nitong si Adolfo. Buti na lang mabilis na napagulong ang matanda at inihataw agad ang balaraw. Muntik nang matamaan ito ang dila ng aswang. Pero maagap din itong si Adolfo at napakabilis. Habang ang isa pang aswang, mabilis na umibis ito sa kanyang likuran. Pero inunahan na ito ng matanda, mabilis itong umikot sa bayampas sa dalang balaraw. Pinulot na din ito ang nabitiwang sinturon at pinag-atake na ang aswang. Tumalon naman itong si Adolfo at pinagkakalmot ang matanda. Tinamaan sa likod si Tatay Simeon. Pero nagawa naman niyang maihampas ang hawak na balaraw. Tinamaan din sa balikat ang aswang. Napaigik itong si Adolfo at napatalon patras. Habang ang isang aswang, tumalon na din ito papunta sana sa itaas ng puno ng kahoy. Pero hindi na ito hinayaan ng albularyo na makalayo. Pinaghampas niya ito sa hawak na sinturon at nang bumagsak ito sa lupa gamit ang balaraw, pilit na inabot ni Tatay Simeon ng mga saksak hanggang sa tamaan niya ito sa pa, tiyan at dibdib hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay ang aswang. Kahit na may sugat si Tatay Simeon, patuloy ito sa pag-atake. Ang punterya na naman ng albularyo itong si Nanay Orita na sa pagkakataong yon nakatayo na at nakita niyang nag-uusal na ito ng mga orasyon. Pinaghampas na din ito ni Tatay Simeon gamit ang balaraw at ang sinturon habang usal din ng usal ng mga orasyon. Napatras ang barangan at tuluyan na itong tumakbo doon sa mga sagingan. Ang aswang naman na si Adolfo, mabilis itong nagpalit ng anyo at ginamit na ang mga pakpak para dagitin ang albularyo. Muntik nang mahagip
ang balikat ng matanda. Ngunit agad na nakailang ito at pinagpapalo ang aswang gamit ang sinturon at pinaghampas gamit din ang balaraw. Nang tamaan sa mga paa itong si Adolfo, agad itong napaigik at namimilipit sa sakit. Dito na nakakita ng pagkakataon itong si Tatay Simeon. Hinila niya ang mga paa ni Adolfo at ibinagsak ito sa lupa. Kinubawan na ito ni Tatay Simeon habang nakaumang na ang matalas nitong balaraw. Dito na siya sinukuban ng malapad nitong mga pakpak at pumulupot na din agad ang mahabang dila nito sa liig ng albularyo. At pagkatapos, ibinalibag ito doon sa may batuhan. Sa lakas ng pagkampas ni Tatay Simeon, parang nabali ang kanyang biwang. Doon na lumapit itong si Orita. Kahit ramdam pa rin ang sakit sa katawan, tatapusin na nila ang albularyo. Nakita kasi nilang nahihirapan at namimilipit itong si Tatay Simeon sa sobrang sakit. Umigpaw na din itong si Adolfo para tuluyan ng patayin at maipaghiganti ang kapatid na si Armando. Ilang sandali nang mawala na ang pag-ikot ng paningin at pagkahilo ni Tatay Simeon, agad na hinawakan ng mahigpit ang balaraw at lihim itong nagpapasalamat na kahit na naitapon siya ng aswang, hindi pa rin niya nabitiwan ang malakas na armas, ang balaraw. Nag-uusal agad ng orasyon ang albularyo at may kinuha si Tatay Simeon na tatlong bulaklak sa kanyang dalang maliit na bag. At pagkatapos, itinapon niya ito sa kanyang palibot. Nang maamoy ang bango ng bulaklak ng barangan at ng aswang, napatigil ang mga ito sa pagsugod sa kanya at napatras. Habang si Tatay Simeon, mabilis na itong tumakbo papunta kay Nanay Orita at inabot agad ito ng hataw ng balaraw. Pero kahit na may sugat, mabilis pa rin na nakailag ang barangan sa ginawang pag-atake ni Tatay Simeon. May kinuha na punyal ang albularyo at mabilis na itinarak niya ito sa lupa sabay sambit ng tatlong banyagang salita. Agad na nabuwal sa lupa itong si Nanay Orita. Hinugot na ni Tatay Simeon ang nakabaon na punyal at tumakbo ito papunta sa barangan. At habang namimilipit pa sa sakit ang barangan, may kinuhang kulay na pula si Tatay Simeon at itinapal agad ito sa noo ni Nanay Orita sabay sambit ng mga banyagang salita. Dito na nangingisay ang mambabarang hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Tumayo si Tatay Simeon, hawak ang kanyang mga sugat. Nakaramdam na din siya ng kirot at pananakit ng kanyang biwang. Sabi ni Tatay Simeon, "Tayo na lang dalawa, Adolfo. Tapusin na natin ito." Matalim ang mga titig nitong si Adolfo sa isip niya ngayon. Kaya pala, napatay ng albularyong ito ang kanyang malakas na kapatid. Kakaiba din ang taglay nitong lakas. Patay na ang kanyang tatlong kasamang aswang. Lalabanan na niya ang matandang ito hanggang sa kamatayan. Dahan-dahan na din na lumapit itong si Tatay Simeon sa aswang. At ilang sandali pa, pinaghataw na ito gamit ang balaraw ng albularyo. Umigpaw ang aswang at sinubukan na dagitin ang matanda. Hanggang sa tuluyang nahawakan ang magkabilang balikat ni Tatay Simeon. At itinaas na ito ng lipad. Maagap naman ang albularyo. Iwinasiwas niya agad ang hawak na balaraw. Nang tamaan sa paa itong si Adolfo, napaigik ito at nabitiwan itong si Tatay Simeon. Muling tumama ang katawan nito sa lupa nang bumagsak
ang matanda. Napaigdad din si Tatay Simeon. Lalong sumakit ang kanyang biwang. Mabilis na dinaluhong na siya nitong si Adolfo. At akmang pupulupot na naman sana ang mahabang dila nito sa liig ng matanda. Pero mabilis na naiwas-iwas ni Tatay Simeon ang hawak na balaraw na dahilan sa kamuntika na ikinaputol ng dila ng aswang. Napasigaw sa sobrang sakit itong si Adolfo. Pero patuloy pa rin ito sa pagsugod kay Tatay Simeon. At ilang sandali pa na itarak na ng aswang ang matulis nitong kuko sa tiyan ng albularyo. Pero naitarak na din ng albularyo ang hawak nitong balaraw sa dibdib ni Adolfo. Kapwa sila napaigik at sabay na natumba sa lupa. Hindi bumitiw si Tatay Simeon sa pagkahawak sa balaraw at lalong idiniin pa niya ito. Napangasab na itong si Adolfo. May mga dugo na ang lumabas sa kanyang bibig at ilong hanggang sa bawian na ito ng buhay. Napapikit na din itong si Tatay Simeon at naramdaman niyang parang mawala na siya ng malay at sobrang nanghihina na ang kanyang katawan. Buti na lang narinig nila ni Rufo ang mga ingay at sigawan doon sa may sagingan. Kaya pinuntahan nila ang unahan ng bahay ng albularyo at nakita ang mga nilalang na nakabulagta sa lupa kasama na itong si Tatay Simeon. Nilapitan agad nila ito at nang makitang buhay pa ang pinsan ni Rufo, tinulungan nila itong si Tatay Simeon at nakita din nila ang katabing aswang na wala ng buhay, itong si Adolfo. Simula sa gabi yun, muling bumalik ang payapang buhay ni Tatay Simeon at natapos na din ang mga aswang. Habang si Nanay Orita, bigla na lang itong naglahong parang bulak sa kanilang lugar.